Nakalang multo dito, pre. Wala yan. Ha? Pasa? Nakatakot eh. Kaya mo yan? Wala, bumaba yung ano natin, guys. Alam yan. Oh. Ito yung opisina. Iba yung amoy, pre. Iba yung amoy. Iba. Ito kung kakabay yung opisina ni President Apulakay. President Ferdinand E. Marcos Sr. Dapat no? Inala tayo sa kabila. Tumatayo ng balahibo namin. Yeah, so... Uy, grabe, iba yung... Iba yung pakiramdam. May makaramdam ko dito. Parang nasa rural area tayo, pre. Talagang halatang ano, makasaysayan ng lugar na to, mga kabayan. Yeah. So, ito po yung opisina. Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines. So, dito siya. Okay, ah, ito yung mga libro. Library pala ito, mga kabayan. No? Opisina ni President President E. Marcos. Mga kabayan, no? Yun is pa. Para iba-iba yung ano, hindi ko maintindihan yung salita ng mga naka-opit dito sa ano. Ito yung mga libro. So, may nakasulat ito Brunei, Montenegro, kung ano-ano pang ano, Nueva Castilla, Luzon. Yun. So, iba-iba mga naka-opit mga kabayan. Pero wala natin ito ng iba-ibang virtual mga kabayan. Kasi tumatay yung balahibo na. So yung painting na ito, mga kabayan. Tumakaw yung picture ni Apulakay. Oo, tsaka yung agila. Yan. Wow, so dito mga kabayan. Dito nag-aaral ang mga matos. Puno ng libro. Kung may kita nyo, saan ba na ito mga kabayan at may napakabunggang upuan na lang dito. Si imagine ko nakaupo dito si Senator Amy Marcos. Eh siya sa gilid, minigitian na tayo. Ito si Senator Amy Marcos. Yan. So dito pala sila nag-aral mga kabay na so, sa ano nila library. Puno ng libro ng iba-iba. So, ito yung ano, mapa ng Pilipinas mga kabayan ko. Mapa ng Pilipinas. So dito ay channel ang library kasi mga kabayan ko pwede na rin kung pwede sila si Batman Police na ito ang mahal. Kasi dito sa mga social. So dito mga kabayan ko yung mga ano nila dito na pinag-aaralan. Yung opisina ni President Marcos. Ang ganda mga kabayan ko pero iba yung aking pakiramdam dito. Tumatayo yung aking mga balahibo mga kabayan talaga nga. Grabe. Salamat po Apulakay at nakapasyal kami dito sa inyong tahanan at nakapag-ikot-ikot ang mga kabayan. Makapakita rin po sa ating mga kabayan ang itsura po dito sa loob ng inyong bahay. At grabe. Pero bawal tayo mag-picture dyan, pre. Kasi yan dyan yung logo ng sagisig ng Pilipinas. Pero Pilipin dyan, ha? Oo. Pero bawal tayo mag-picture dyan. Yan. So, siyempre yung part of yung Apulakay at higaan na rin sa loob. So, dahil ano tayo mga kabayan, napakaano. Iba yung pakiramdam mo pagwas na lang dito ka. Mga kabayan, kaya limited. No, at grabe yung pakiramdam natin dito. Tsaka iba yung bango ng diba, lugar. Ang, so dito pala iba yung aura, no, iba sa iba yung pakiramdam. Ng mga Marcos nung nandito pa sila, mga kabayan sa lugar. So actually, ngayon lang natin ito nasilip, mga kabayan. Pero siyempre, explore na tayo sa ibang lugar, mga kabayan. At tara, video ako nga ito. May bagong sila, may bagong buhay. Mga kabayan, kapasok tayo sa opisina ni Apulakay. Yan, mga kabayan. Bago yata dyan, pero? Hindi. So mga kababayan, ano, kung makikita ninyo yung
ito yung mga kwadro, mga picture ng ating dating Pangulong si Ferdinand de Marcos. So, parang ano, ibang pakiramdam mo kapag nakapasok ka dito, ang luwag sa loob. Tapos parang, parang may mga multo na ata dito. Parang may mga multo na ata dito. So kung hindi tayo nagkakamali mga kababayan, ito yung isinama yata ng PCGG ba yun nung araw ano, sa kanilang mga sinequester na mga pag-aari ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, na kung tutuusin ito eh hindi pa siya pangulo, hindi pa siya politiko, ito ay bahay na talaga nila. Kasi dating mga mayayaman talaga itong Marcos, ano, itong mga Marcos. So dapat ito ay hindi kasali sa mga na-sequester, ano, na pinag-aagawa nila noon, ano. So ito yung pinasok ng, kung di tayo nagkakamali, ah, ito yung pinasok ng mga taga-PCGG noon. Parang pinaghati-hatian ata nila yung mga magagandang work of art, yung mga mamahaling work of art, tsaka yung mga ano, yung mga magagandang sasakyan ng mga Marcos Cronies. So parang ito yung ano, pinasok nila noon, ano. So na dapat hindi naman kasama sa mga kukuhanin nila, kasi pag-aari talaga ito ng mga Marcos. So mga kababayan, kung mapapansin ninyo, no, ang dami pang mga ano, kagamitan, ano, mga mamahaling jars, lahat ng mga makikita ninyong mga ano nila dito, ito. Nandito pa naman, mabuti na lang at hindi nilimas ito ng mga taga-PCGG, ano? Lahat ng mga bagay-bagay dito na mga mamahalin. So, napakaganda pala nitong mansyon nila dito sa San Juan, ano? Sa ngayon tinatawag nilang ancestral house ng Marcos, no? So, salamat tayo at nakapasok tayo dito. At least nakakuha tayo ng kaunting may babahagi sa ating mga viewers. So mga kababayan, siguro hanggang dito na lang muna tayo. So panoorin niyo po itong video na ito, maganda po ito. Ito po si John J. Channel, nagsasabing maraming salamat po sa inyo. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo, no, ang ganda ng mga chandit, ano bang tawag dyan, yung mga lagayan ng mga kandila. Oh. Parang, tingin ko parang bahay ni Dracula. Yung mga, ano, mga lagayan ng kandila, ang gaganda, ang dami pati. Mga, ano na yan. No? So, grabe. Parang ganda talaga itong, ano na ito, mansyon na ito. Kaya lang ay hindi na respeto ng dating nung makapasok ang administrasyon ni picture ni Apple Madam Cory Aquino, ano, hindi nila na respeto itong pag-aari ni ano, Pangulong Ferdinand E. Marcos.